What's up mga kaboodle? So for this video, aki pong ipapakita ang aking training ground kasama ang aking mga kaibigan na Taiwanese. Pero ako po yung nabudol, grabe. Sobrang lakas po ng sekles na ito. Ipapakita ko sa inyo yan. Yung nakaputi na helmet, yung pangalawa, yan po yung tumugi sa akin. Dinikitan ko ng dinikitan pero hindi ko kaya. Ang taas ng pacing niya, grabe. So bale, kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang isubscribe, like, or mag-comments ka kung anong nakita mo sa aking video. At huwag kalimutan, i-click ang notification bells para updated ka sa mga susunod kong mga video. So, let's do this! At ito na nga po, dito po nagsisimula ang paghihirap sa aking training ground. Sa bandang ito, medyo mahirap to, nasa 10 to 12 degree gradient. Ayun po yung sinasabi ko sa inyo na medyo malakas, pero hindi lang medyo, malakas talagang bata na yan. Kasi bata pa yan, tapos ang payat pa, tapos ano siya, matangkad. Kaya inilit kong humabol. Ayun, grabe, sabog-sabog na ako dyan bago ako nakadikit sa kanya. Pero tinutukan ko ng tinutukan. Ayan, grabe, tingnan mo nga naman yung sipa niya. Bilog na bilog. Ayun, dikit ako dyan. Pero hingal na ako, grabe. Tapos pagkaliko dyan, may isa pang matarik dyan bago magbanayan. Eto, dito banda, yun. Tignan nyo, akala ko mag-ano na siya. Mag-lilo na siya dito, pero pumihit pa rin. Eh wala akong magawa, kailangan kong tumayo. Ayun, tumayo ako ng tumayo. Kaya, eto, hindi. Nakadikit ako sa kanya pero grabe, sabog-sabog ako. 10 to 11 ano siya, 10 to 11 gradient, grabe. Tignan mo nga naman yung kanya. Oh, grabe, bukol ah. May kargang 10 kilo sa ano niya, sa hita niya. Tignan mo nga naman, grabe. Pero si kabudol, wala na, lawit na yung dila. Grabe, so dito, banayad na siya, banayad konti. Dito na, banayad. Tignan nyo, kakargahan niya yan. Hindi, muntik pa ako nalagas agad dyan, pero sa bandang dulo nalagas talaga ako dyan, kaya tignan nyo na lang yung video. Dito, sa puntong ito, grabe, tignan nyo yung pH niya. Taka, tignan nyo yung, yung bukol ng ano niya, yung hita niya. Grabe, ang laki. Pero, kahit nakatutok ako, pero laspag ako. Tignan nyo nga naman yung effort ko. Tignan nyo yung pace ko. Grabe. Pero, hindi ko talaga, hindi ko siya pinalitan. Kasi, pag pumalit ako ng trunk ko, baka laglag na ako. Malapit na nga ako malaglag. Pero tinuloy niya pa rin ang tinuloy. Tignan nyo, grabe kung gano'ng kalakas na si Klesa to. Taiwanese po ito, Taiwanese. Grabe, muntik na malaglag si Kabudol. Malapit na malaglag si Kabudol, man. Ito na nga yung pagtatapos. So kailangan akong magbabay sa kanya, grabe, hindi ko na kaya.
nagbagal na ako ng pacing, hinayaan ko na siyang makawala. Grabe, hindi ko talaga kaya yung pacing niya. Grabe, ang bilis naman niya. Yung cadence niya. Kaya hinayaan ko na siya. Lumayo siya ng lumayo. Ayun, bye-bye! At dito naman, inabutan ako dito ng dalawa kong tropa. Itong nauna, yung gamit na bike niya, Cervelo. Tapos itong nasa likod ko, naka Argon 18. Sabali, ang gaganda ng mga bike nila. Sa akin lang yung pangit. Pangit na lang yung mukha ko. Pangit pa yung bike ko. Pero wag si kabudol. Eto, medyo na siya. Malapit na po ito, mga siguro mga 3 km to finish line. Bago matapos namin ang aming 16 km uphill. Eto, nagtrangko sa akin yung tropa ko na Chekwa. Si Chowgo. Ewan ko kung paano i-pronounce yung pangalan niya. Basta yun na yun. Eto, naka Argon 18. Yan, naka desk brake tapos full carbon. Yan. At ito yung cyclist ng Team FTL. Isa po natin yung tropa. Aso dito, may malaking aso, nagulat ako, ito yun o, grabe yung aso na yun eh, hawak-hawak ng matanda eh, buti nga hindi binitawan. At dito, medyo may siya, medyo mabigat siya, 7 to 8 yung gradient niya. Tapos bababa ng 5, tapos akit ulit, grabe, medyo makunat na to kasi galing na kami sa mahabang ahon, kaya kailangan kong tumutok sa kanya. Eh, maka-recover man lang konti bago makapag-sprint. Eto, medyo may ahon, kaya kailangan kong pumihit. Tinayuan ko na po yan. At yun, pumihit din siya kasi alam niya, ano na to banda, yung baga, pagkatapos nito makaliko, banayad na siya. Tapos yun yung recovery para sa sprint. Tignan nyo yung anong gagawin niya. At sa bandang ito, nag-ano siya, gusto siyang magtrangko sa akin. Kaya hinayaan ko, pinitikan ko na siya muna. Kasi feeling na last pag, ganun yung mga dapat yung gawin kung gusto nyong mag-recover. Yung mga mukhang mukhang pagod na pagod. Oh, lay, pagod na ako, ikaw naman. Pero sa totoo lang, gusto mo lang talaga mag-recover. Ganyan yung tactics, number one tactics, paano manggulang sa mga kasama mo. Number one. At ito, nakatuto ako sa kanya para makarecover ako. Yung pagliko niyan, yan na yung sprint na yan. Para sa huling liko, yan na yung pang finish line. Kaya nakatuto ako dito. Pero kahit nakatuto ako, nag-effort ako kasi ang bilis ng niya. Ang bilis ng trangko niya. Tingnan nyo nga naman. Kulay green yung yung gas ko. So, ibig sabihin, pag tumaas yung kulay green sa sa panel ko, ibig sabihin, nagkarga na ako niya. Tapos dito, ayun na. Magkakarga siya dyan, tatayuan niya yan. Kaya hindi niya alam na magkakarga din ako. Kaya, dito, yun, nakapo siya agad. Pero nakantabo lang ako para sa niya. Kasi gusto kong iremate siya kasi malakas to sa sprint, malakas. Kaya ito yung antabayanan ko lagi pagdating sa sprint. Ito yung pinaka-tropa ko na malakas mag-sprint. Ayun yung isa. Malayo na yun ha, pero tignan nyo kung aabutan ko pa ba yan. Ayun, mag-sprint siya kasi gusto niyang humabol dun. Pero hindi niya alam na full gas na ako. Kailangan kong tumira. Kailangan kong tirahin siya. Kaya ayun, tignan nyo yung yung gas icon, tumataas, kasi kinargahan ko ng kinargahan yan. Tignan nyo yung nauna. Oh, inabot ko yan. Oh, eat my dash! Yun, nauna si Kabudol, dito yung finish line. So, that's it! Ganun kasimple, pag gusto mong mauna, kailangan mag-draft ka sa kasama mo na malakas. So, this is it! Pack it!
po yung tumugi sa akin kanina sa ano, sa ahon. Kasi malakas po sa ahon, pero pagdating sa Luzon, huwag sigabudol, man. Bye-bye. At dito po, ito po yung tropa natin na babae. Taiwanese po ito, kaya kailangan kong tutukan muna kasi ikuha na naman natin siya ng video. Tingnan nyo. Oh, siya lang po yung nag-iisang babae na sumama sa amin ngayong gabi na to. Kaya ito medyo ahon to konti. Pero pipihit yan, nagkakarga yan eh. Pero nagugulat yan kasi tatabihan ko, bibidyohan ko siya eh. Ito, ito. Pumipihit yan, nagkakarga yan. Eto, tinatanggal ko yung GoPro ko para kuhanan ko siya ng video. Targahan ko ng konti. Ayun, tingnan nyo nga naman. Wait, wew! Okay, ang babae na to eh. Siya lang yung nag-iisang babae na sumama sa amin dito. Kaya sabi ko sa kanya, dahan-dahan lang ako. Dahan-dahan, bigla! Pagdating sa descent o kaya Luzon, huwag kayong masyado mabilis kung lalo na hindi nyo alam yung dadaanan nyo. Kasi medyo mahirap pag nagkamali ka sa descent kasi yung takbo mo, pag sobrang bilis mo, pag nagkamali ka dyan, alam na kung patutungan mo. Kaya dapat dahan-dahan lang sa descent, huwag yung gayahin yung iba na harurot ng harurot. Kasi kung marurot sila, alam nila yung daan, e paano kung ikaw kung hindi mo alam yung daan? Kaya ride slowly, safety first. At sa puntong po ito, kaya ayun, nagbagal ako kasi pinauna ko yung dalawa kasi alam ko mag-break away yun. Pero hindi ko pinuntutan yung babae kasi alam ko yung tropa ko nasa likod ko, nakatutok siya. Kaya pag dinikit ko sa babae, ayun, wala ano siya, titira siya sa akin. Kaya ayun, binigla ko lang tirahin yung babae, sabay pihit. Hinting na yan, pero hindi ko napansin, nakatutok rin pala eh. Kaya nagbagal ako ulit para sila yung una. Siyempre, kailangan ng diskarte yan kasi malakas sila sa sprint. Kaya ito, tutok ako sabay biglain ko ng sprint. Yun, kaya napalayo ako sa kanila. Tapos pag check ko ulit,
nandito pa rin sa likod ko, lakas kumapit, kaya nagbagal ako, binagalan ko para hindi ako mabusa, nagbagal ko para sila yung mauna sa akin. Ayun yung diskarte niya, ayun, nauna na sila, kaya ako ngayon ang magtago. So, ganyan yung diskarte, mga kabudol. So, ayan, napagod na yung isa, ayun, tumira yung tropa ko, so kailangan kong mag-draft sa kanya. Ayun, ang ala niya, nakawala na siya, pag-check niya, hindi niya alam, nasa likod niya ako. Ngayon, yari ka sa akin, pag nakadikit ako, pinilit ko na makatutok na kanya, ayun, nadikitan ko siya, ayun, binigay na siya, kaya ako na. It's my turn! Beer! I don't like beer. You don't like beer? Yeah, but if you give me beer, it's okay. Are you sure? Are you sure? Not really. Hey! Oh. Oh. Okay, what do you touch your heart? Huh? Say. What? I don't like beer. Me it's too. Really? Ah, oh, yeah. You touch your heart. Yeah. I don't like beer. I don't like beer, but my mind. Yesterday. Okay. Not here, cafe. At ayun na po mga kabudol, natapos din ang aming masayang ride, night ride motivation dito sa akin training ground, which is Wasan area. So bali 16 km po yung uphill, tapos pagkatapos namin ng uphill, bumalik kami at naginom kami ng beer kasi alam nila na gustong gusto ko ng beer. Ika nga, it's all about beers and burgers. Basta tatak pass line. Beer ang katapat pagkatapos ng ride.